For today, sa ating unang araw ng MDL Philippines Season 1, this is Smart Omega Neos laban sa TNC Neo. And this is a mid lane lapu, Roam Kadita. Hindi pa tayo sure kung mid lane yung lapu. Baka yeah, Roam Kadita. Roam Kadita, mid lane lapu. Hindi ko alam kung miscoms ben, pero parang bagong strategy to eh. Ito na yung something new talaga. Something new. It's the start of something new. Pero alam mo yung mga risky sa mga something new? Ano? Hindi pa sila ganun ka-proven. Ay. Parang wala pang data to back it up kung if it really works. Gusto ko yung sinabi mo ah. Diba? Kumbaga parang ang risk, too much risk kung tutuusin. Kasi we are actually used to seeing mages onto the mid lane. Mm-hmm. But from Smart Omega Neos, they're putting this lapu-lapu and it's KLVJ. Oh my. Pero alam mo, kahit hindi proven yung gantong strategy, yung gantong strategy isa lang pinaprove eh. Ano? Na sobrang complex at ang ganda ng MLBB na kahit ano pwede mo gawin. Oo. Sa pro scene, di ba? At dito nyo lang makikita yan. Siyempre. Sa MDL Philippines Season 1. Speaking of makikita, mukhang may magkikita. Kasi si Kid, eh, doon sa may bandang jungle ng Smart Omega Neos tatambay, let's empty the king. Na, uy, naagawan niya ha, ng gold crab. Naagawan ni Kid? Oo. Oh, di hindi sayang yung punta niya. Sulit na sulit. Part of the plan. Ang biyahe ni Kid as that Akai. Pero ito na, as we head on to 2 minutes, lalabas na rin ang kauna-unahang lord ng unang serya. Ang ganda ng knock-up doon ni Banting. Pero sa gitno, ito na yung laso ng Marty sa early game. Ang hirap mong patayin dahil napakalikot din. Oh, tsaka nakakainis din eh, yung ano, parang pag kinakagat ka ng 7 Lions, tinan mo, hindi mo siya masisi, tapos ikaw maya-maya tinutulak, pero may heavy spin! At Kid pa rin ang makakakuha. Ang ganda saan doon ang pasok ni KLVJ, but look at zone! Ang ganda ng knock-off, pero tatlong miyembro ngayon ang habol, makakalangoy papalayo, kaya hindi nyo siya makukuha. Kasi nga naman, saan ba yung laban? Di ba sa river? Sa river eh, kaya madali siyang naka-swim. Ayan! Di ba? Kumbaga, territorial. Territorial. Territorial advantage ang pinakita doon. Pero look at this, oh. Muntik-muntikan na. Gapiso. Di ba? Ano na eh. Buhok ng abaka fiber eh. Oh, si MP the King kanina pero nakasurvive. Oh, siyempre, kabisado nyo yung hero niya yan eh. Dati, nauna, sumikat siya assassin. Tapos nung nag-NXPE siya. Nakailangan ng utility. Nag-utility. Tapos ngayon, pinakita niya ulit na I can go back and still dominate. Oh, hindi lang yun yung ginoback niya. Gumoback din siya sa Pilipinas. Oo. Diba? Kumbaga, si MP the King talagang gusto niyang patunayan dito na I am worthy. Oo, I am worthy. Pero mukhang kailangan pa rin niya patunayan dahil game number 1 pa lang between Omega Neos pati TNC. So far, ito yung isa sa mga disciplined, slow-paced game na ating nasaksihan. I like what you've said. Disciplined tapos slow face. Kasi may mga slow face games na hindi ganun kadisiplinado at may mga disiplinado na hindi ganun kabagal. Oh. Pero for this specific matchup, that 500 gold lead from Smart Omega Neos, sobrang insignificant eh. Oo, halos, I mean, 500, parang 500 pesos lang. Hindi pa ganun kalaki yung pwede mong mabili, yung pwede mong advantage. Isang kill lang pwedeng bumalik na eh. Isang kill lang pwedeng ikaw nila lamang. Pero ngayon, 2 roamers, talagang vision game ang pinapakita. Sabi sa'yo eh. Diba tama kayo ni JMTZ? Keys to victory yung pag-zone. Dalawang roamers known as good players at respective roles. At talagang kita mo, no? Yung mga ganong small matchups, yung pag-zone-zone, sa atin, tingin natin di siya exciting eh. Pero para sa kanila, sobrang importante yun dahil it gives vision. Mm-hmm. And it's gonna be hard for MP the King to contest for this turtle knowing na naagaw ni Kid yung kanyang purple buff. At dito naman si West for that damage at papasok na nga sila ng tuluyan. Pumasok pa rin dito si MP the King pero Kid with that heavy spin trying to set MP the King away pero retrigod check pa rin dahil siya ang nakakuha pero hindi naman papatalo ang TNC Neo dahil sila din ay nakakuha ng kill. Alam mo sa sobrang disiplinado, it took them 4 minutes and 40 seconds para magkaroon ng first blood. And I believe that's gonna be West for the side of Smart Omega Neos kapalit ng Turtle. So, kalamangan, hawak pa rin nila. But then again, it's just 300 gold lead.
insignificant pa rin. Second turtle yun, no? To una nakuha ng TNC. Ngayon, na-steal ni Omega. Ni MP The King. Kahit walang retribution, I mean, purple buff, but look at Banting! Nasipa! Nasipa yung sirena! At a specific niya. Moment, akala ko hindi nila mag-burst down kasi baka mag-kick in yung Thalassophobia. Pero sabi ng TNC niyo, calculated is part of the plan. Ben, ninakap niya, tinanggal niya sa ano sa tubig para makuha yung kill na yon. Pero eto na, Zaman Force. 1-for-1 trade. KLVJ still standing tall. Mag-isa laban sa dalawa. Both teams will disengage. It's gonna be a 1-for-1 trade. Omega Neos, TNC, medyo may kalamangan pa rin, Joshy Cakes. Nakuha na nila actually. Bumaliktad yung sitwasyon ngayon. Nagsisimula na rin na kahit papano ay mag-matter. Hoy! Yung mga simpleng bagay na yan, and KLVJ The King with a shutdown on 2X Shock. Nashock. Nashock. Mahirap yun eh. Kasi nilunod mo na, tas nashock mo pa. So nakuryente. So mas masakit, di ba? May elemental damage. Oo, dahil sa physics. Physics ba yun? Di ata. Sa science na lang. Oh, pero teka lang, sumipa na naman dito si Banting. Nahuli si West, but it's gonna be a 3-on-1. Masyado ka atang malalim doon dahil namatay siya eh. Oo, di talaga kaya. Wala talagang malakas talaga sa marami. Strength in numbers tayo ngayon. And I like what Smart Omega Neos is doing right now. Kasi kino-convert agad nila yung mga mini wins from those skirmishes into objectives. Nakakuha sila ng turret right after that and pumipwesto sila dito sa turtle fight. Tatlo laban sa dalawa. X-Shocker spotting two members. Pero look at the commitment from Smart Omega Neos. Five members nandun. Kailangan nila makuha yung turtle to extend this lead and maybe delay ang power spike ng TNC. Pero heto na, tumalo na si KLVJ with that bravest fighter. Akay heavy spin, pero wala pa rin palag dahil si MP The King ang makakakuha ng pangatlong turtle. Pero parang hindi bata sila tapos. Dahil sa gitno, humahabol pa, nakakuha na ng kill. Ang lakas talaga ni Sagitno. Nilalabas ang lakas. Here comes the Way of the Dragon just to shove away Sagitno from inflicting too much pressure sa side ng TNC. Now, if we're going to look back doon sa nangyari na yon, sabi lang dito ni MP The King, you can get what you want. You can steal my purple buff. Pero you cannot get my turtle. So kumbaga, ang trade ng TNC, mas maliit sa nakuha ng Omega Neos. Kahit ako nga, kahit walang purple, kaya kong kumuha ng turtle eh. Kasi yung turtle, lahat makikinabang. Yan. Yung purple, isa lang. For the team. Talagang may Valentine's, naman, no? May mga punctures, may heavy spin, tatlo laban sa isa, mukhang maiipit na. And there you have it. Oh, patikad pa yata. Naka-tornrose pa, mahabol kaya siya dito. Mali ang kanyang dinadaanan at wala na siyang lalabasan dahil tatlo laban sa isa. Siyempre, panalo ang tatlo. Kaso nga lang, ang daming resources na nagamit ng TNC doon sa pagkakataon na yon, and it gave a lot of space at may hindi tayo napapansin. Ano? Si West. Mag-isa lang siya doon, naiiwan siya. Sinasabi natin na kapag iniwan mo yung Moskov, medyo masakit na, pero pag iniwan mo rin yung Harit, masakit din eh. Masakit din, tapos pwedeng-pwede ka pa niyang masisi dahil doon. KLVJ, pati Sagitno once again bringing down at TNC Neos. It's gonna be a 5-on-4. Actually, 4-on-4 dahil wala pa doon si MP The King. Pero alam mo yung medyo napansin kong alarming. Ano yun? Nung TNC, nakuha nila yung kill against MP The King. Ang dami nilang resources na nabawas, tapos muntik pa siya makatakas. So, parang ang hina pa ng burst capability ang meron ng TNC. And speaking of burst, ang aasahan nila dito would be this Valentina. Kasi the rest of the members, I consider them continuous damage. Even this Moskov, DPS itong mga ito. Mm-hmm. Turtle, or Lord Take rather, nakaposisyon na ng side ng TNC Leo. Maiispata ni Epi na king si Banting, medyo magkatunog, pero magkalayo pa rin kasi nga naman Smart Omega Neos right now is looking forward to contest and take this Lord down. May Petri may nagagamitin! Dalawa! Laban sa isa! Zaman Force nandun natin! Pati Bravest Fighter Martis tuloy-tuloy! Ampad decimate sa gitno! Eyes on the prize! Crown will fall down! Kapalit naman ang kanyang buhay! Moskov nakuha, pero Omega Neos once again the most favorable trade, the Lord! Nabanggit mo na yung favorable trade, pero mukhang di pa sinatapos kasi meron pa dito. Gusto pa nga ata nila MP The King. Walang sipa si Banting, and he will go down. MP The King proving na
he's not just back, but he's better. Oh my gloves, Smart Omega Neos right now. I mean, ibang klase. Nag-start off yung clash na yon because of KLVJ's initiation. Yes. Sobrang ganda na pagkakalatag ng kanyang Land Smasher or Land Crasher. Kaya naman, nabigyan ng chance or nawala agad, rather, yung Retribution Holder ng TNC Neo. Oh, eto na lang. Ito na naman yung palakol. Tumama na naman against Kid. Kid will be forced to use that heavy spin para walang casualties at maka-def sila sa unaw ng Lord. Hindi pwedeng makakuha ng Inhibitor Tower ang Omega Neos pag ikaw ang TNC. But at the same time, Omega Neos, alam niyong pwedeng manglason ang Moscow. Mamaya, so meron din naman yun! Napaka-fast hands naman talaga ni MP The King! Ilang dash yun? Hindi ko alam, pero alam ko maganda ang kanyang pinakita. Imagine mo, Joshi Cakes! Iba eh. Kada dash niya may kalaban, no? May minion na tinamaan, kaya natuloy-tuloy niya yung pag-dash niya doon. Alam niya kung saan siya pupunta. Grabe yun. He did that as a warning shot for TNC Neo. Oo. Sa parang ganito lang yan eh, makakadepensa kayo ngayon, pero sa susunod at pag hindi nyo pa nakuha tong Lord na paparating, and looking at that, tinan mo naman oh, galing sa mid, tumawid, dire-diretso doon sa top lane para lang gusto kunin at i-show away si X-Shocker palayo para wala nang tumipensa doon sa Inhibitor turret eh. Tsaka ang hindi mo napansin doon, na bait ni MP The King, IMU, ni X-Shocker, kasi nakita mo para lang makaalis doon, nag-Bravest Fighter siya palayo. Oo, kailangan niyang gamitin yung ninakaw niya. Oo, parang binalik niya yung ninakaw niya eh. Pwede. Kinuha ulit ni MP The King yung ninakaw ni X-Shocker. Akin na yan, oo. Kay KLBJ yan eh. Huwag mo nang gamitin yan. Kaya ngayon, ang Smart Omega niyo ay nakatingin na naman sa premyo. Gusto nilang kunin ang panalo sa unang laban ng ika-apat na serye sa araw na to. MP The King, gusto niyang pumasok. Thor Rose in, pero disiplina muna. 12 minutes pa lang, pero parang ang dami nang nangyari. Mm-hmm. Kanina sinabi natin, it's a slow-paced, disciplined game. Pero hindi mo pwede yun sabihin after yung display ni MP The King doon na multiple dashes eh. Ang bilis eh. Grabe yun. Biglang kanina, kung slow lang to ngayon, eto na yung exciting part. Oo. Alam mo yung gusto ko sa mga players? Ano? Oo, magaling yung mabilis. Pero alam mo yung mas magaling? Ano yung mas magaling? Yung kaya i-control yung sarili nilang pace. Tama. They can slow down, they can push on the gas if needed, at yun ang pinapakita ng Omega Neos ngayon. Mm-hmm. Kumbaga, na-checkan na naman yung mga nasa checklist ni Kuya JMTZ dun sa itaas eh. Oo eh, parang tunog tama na naman yung mga keys to victory ng ating analyst eh. At ngayon, meron na namang Lord. Oy! Kaso mawawala agad si Zone, and that's gonna be a 5v4 situation. Banti mo na Way of the Dragon. Oo, okay, wala ng Way of the Dragon. Super West nandun pa rin. Zaman Force will be popped out, sending TNC away. Disadvantage ang Omega Neos ngayon with one member down. It's Zone, pero tuloy pa rin ang laban. Oh, tignan mo doon si Sakit, no! KLVJ! Tuloy-tuloy pa rin. Banting na ang ani pabuhay. Fiddling Rat Desmation! Wow. At patay doon si Banting. Pero Kit naman bumabawi. Heavy spin! Nandun pa rin ang clash. Andun na si West with that Zaman Force. Both teams will disengage. That was an extended clash, Joshi Cakes. Sino ang nakalamang? Naging tabla siya actually, pero still Smart Omega Neos. Yun ako ang favor doon. Why? After what had happened, yes, nakulangan sila ng isa. Nawala si Zone agad-agad nung mas kinakailangan siya. But unfortunately, for TNC Neo, yung counter-initiation ng dalawang fighters sa Gitno KLVJ combination paved the way for them to get that Lord without any contestation available from TNC Neo. Partida, casualty pa on Omega's side kasi they lost Zone sa kamay ni Mira. It was a 4-on-5 disadvantage ang mga Omega, pero KLVJ sa Gitno combination. Wala eh. The Lapu-Lapu Martis happened. Ang kukunat na makukulit, may kasama pang CZ. Oh, crowd control, tapos alam mo yun na hindi mo din magalaw. Kumbaga sila na yung unstoppable force, sila pa yung immovable object. Grabe, ganun na yun eh, no? Oh. Hindi mo na sila mahuli, ginugulo ka pa nila. Nako naman talaga, and Smart Omega Neos is happily on the lead with the 7,000 gold and the Lord marching down the top lane. It's about to be 15 minutes, so around Luminous Lord na yan for sure. Meron pa silang inhibitor na mapapabasa. Kaya pa kaya ng TNC Neos mag-hold on sa remaining towers nila? Tignan natin kung sino ang unang aarangkada. Meron bang play na magaganap dito? Sigid naman si Sagitno. Tuloy-tuloy ang pagpasok. Kumaampas na ang Lord. Pero may nahuli doon. Sigid, West, makakatakot.
malakas pa rin with that Purify. At oh ngayon my! Sila ang oh babawi my! Sa Gitnu with another Decimation Blade. It's 4-on-5. Now it's gonna be a 3-on-5. Omega Neos, merong minions. Wala nang Tore. Ang TNC Kutisa. Pero tingnan mo kung gaano kabilis. Si MP The King. Buong bayan inikot na niya. Kumpleto pa sila. Joke lang, sa Gitnu wala na pala. Basag lahat ng inhibitor turrets for the side of TNC Neo. And Smart Omega Neos right now looking forward still to finish the job. Ngayon, tatlo laban sa apat. Pero na naman, Light Smasher doon! Ayun na naman, si KLVJ. Sinamahan pa ng Zaman Force. Pero dalawa mawala sa Omega Neos. At ito na ang lason ni Mira. Double kill para sa isang Moskov ng TNC Neo. What a great way to end that defense na pinakita ng TNC Neo. Mira, nararamdaman na ng Smart Omega Neos yung sakit na binibigay ng isang Moskov. And right now, they are barely breathing, but still, yung thought pa lang na humihinga pa rin sila. May sipang magaganap, pero may Thorn Rose para i-counter yun. Sa gitno going in just to disorient the members, at talagang dediretso lang ang side ng TNC Neo kunin yung first tier turret sa may bandang gitna. Bilis na kamay doon ni MP The King, ha? Mm-hmm. Sinipa na siya ng Way of the Dragon. Sakto yung Thorn Rose. Hindi siya na continuously burst ng TNC Neo. Sayang, that was a good window of opportunity. Sana. For TNC eh. Knowing na kapag nawalan si MP The King at that specific moment, tapos yung Lord magsuspawn in less than 20 seconds, pwede sila na yung makakuha ng Lord nun. Oo, at ang dali-dali nila makuha yung Lord ngayon. Ang dali ma-burst down yan dahil si Mira. Moskov 513, medyo masakit na. Ito na ata yung panahon para magpasiklab ang isang Moskov, Joshi. Ang mga sibat. Ayan na. Dito, pero may Way of the Dragon na naman at mukhang si MP The King ang mawawala. Immortality has been popped. Kaso mga of execution out takas. Pero si Kid, ginamit ata niya yung retribution dito, ha. MP The King makakatakas safely. A lot of resources expended on TNC side. At mukhang ginamit nga yung retribution, Joshi Kicks. Merong Lord na nag-spawn right now and could have been a perfect time sana to get this Lord knowing na mapauwi nila. Ito si Yempi the King. But still TNC Neo, look at Mira, the attack speed of this Moskov. Joshi Kicks, ang ganda na sana ng position doon na TNC. Oy, sayang yung flicker play! Sumobra dahil doon sa ano, sa Cyclone Eye! Oh my! Sumobra. Sakto na sana! Sakto na, sumobra pa dahil doon sa Cyclone Eye na nag-move forward si Banting. That was a good setup na sana, Joshi. Napakalaki ng mapa, ang dami nangyayari. Hanggang ngayon din natin alam kung sino nga ba makakuha ng panalo at sinong madadali. Pero si KLVJ ay mawawala ng immortality. Ngayon si MP The King may hawak siyang purple buff, so pwedeng pumalag ang Smart Omega Neos right now. Babalik tayo to sa sinabi ko na hanggang ngayon ingan. 18 minutes onto the clock. Hindi natin alam kung sinong mananalo sa laban. Alam mo, add ko lang ha, sa TNC, kahit alaming missed plays, missed opportunities na sana makakuha na ng kill, tatandaan natin dalawang immortality ang na-prop nila sa side ng Omega Neo. So, now is the right time for TNC to actually get this Lord Clash and maybe take it away from Omega Neo. Pero merong sipa na naganap dito si Banting. Si kulang ang follow-up ng side ng TNC Neo. Pero look at Kid. Tuloy-tuloy ang heavy spin niya sa gitno. Nakuha pero si Sagitto pa rin ang magpapabagsak kay Banting Crown ngayon. Nanganganib ang buhay. Lima humabol sa kanya. Saan kaya siya makakatakas? Makakatakas pa nga. Pwede. Pero TNC is down. One member with a level 3 crucial Lord. Both retribution holders are up. Ang taas ng potential for TNC Neo na kunin tong Lord na to, knowing na ang sakit na ng isang Moskov. But look at MP The King. Talagang sumasayaw lang. Sinusubukan niyang i-bait out yung mga resources na meron, pero here comes the Petrify! Ayun na yung Petrify! Sinamahan pa na Rough Waves Kid na pop yung Immortality! Mira, KLVJ, mapapatumba si Mira! It's gonna be a killing spree coming in from MP The King Crown. Nowhere to go. Will they be able to take him down? Nandun yung Appraiser's Wrath, pero it's not gonna be enough as two members of TNC are now nowhere to be found. Omega Neos, kumpleto pa rin. Alam mo, two choices eh. It's either they want to end this na kahit di na mag-Lord or secure it with the Lord. Pero it seems like Smart Omega Neos right now is looking to finish the game. Look at MP The King! Ayan na naman ang fast hands on full display ng Omega Neos ngayon sa gitno. Makukuha na naman again si Banting. Kid will be double first lock with that heavy spin. Pero teka lang, ito na ang tower lock and Omega Neos
nagpasiklab sa ating kahuli-huling serye ng day one. Wow, I mean, yung celebration ng Smart Omega Neos, alam mo, ramdam mo eh.